Hello guys, meron tayong tablon dito. Gagawin natin. To 20 volts chiller cold room. I-wiring natin para makita yung isa-isa kung paano mag-wire. Tapos nandito yung diagram niya. Ito. Susundan natin 'to tapos pagaganahin natin kung gagana ba o hindi. Kaya umpisa na natin mga guys. Ito yung breaker natin. 3-phase breaker. Ito yung 2-phase breaker. Pang accessory natin. Ito yung 24 hours timer natin na gagamitin natin. Tapos dito, ito yung contactor ng compressor natin. Ito yung pinaka-overload niya. At saka ito yung evaporator contactor natin. Ito. Ito yung compressor nito. At saka yung pinaka-overload niya. Ayan, umpisa na natin para makita nyo kung paano mag-electrical ng tablon. Pwede sa cold room chiller ito at saka sa display unit chiller cabinet. Parehas lang yun. Maliit o malaking compressor, parehas lang din chiller. Ang pagkaiba lang, pag malaki ang compressor, mas malaki rin ang capacity ng contactor natin at saka yung breaker natin. At saka wire na gagamitin natin. Yan mga guys, umpisa na natin. Itong live mode natin na ito, pagsamahin natin ito. Tapos line 2. Ito. Yan. Tapos line 3. Line 1 pumasok dito at saka doon. Line 2 sa gitna at saka sa gitna dito. Line 3 dito at saka doon. Yan. Wiring na tayo dito sa compressor sa pan motor. Di bale, nilagyan ko na dito sa ilalim papunta dito sa terminal para sa pan evaporator pan motor natin. Ito yung contactor na yan. Ito. Ito yun. Papunta sa cold room natin, evaporator pan. Ito yung evaporator pan natin. Ito yung magso-supply dyan dito. Dito natin ikukuha yung supply ng evaporator pan. Ngayon, lilipat tayo sa accessory ng contactor. Lalagyan natin ng supply itong A1. Itong dalawa na ito. Kung makikita nyo yan, may nakalagay na A1. Parehas yan. Lalagyan natin ng supply line 1 papunta dito sa 2-phase natin. At saka yung timer natin, lagyan na rin natin. Yan. Mga guys, nalagyan ko na ng wire, tatlo ito. Di bale, isa dito, dito, at saka doon sa isa na yun. Ito yung motor ng timer natin. Ito. Supply niya. Line 1, line 2. Yan. Kung makikita nyo dito sa drawing natin, tingnan natin sa drawing natin yung contactor natin A1 at saka A1 dun. Ito. At saka yung A1 dito sa contactor ng evaporator. Pumunta lang dun siya. Tapos
gumanon doon sa two-phase breaker natin. Ito ngayon, ito. Tapos yung isang paa ng timer natin, yung L1 niya, nakasama rin, kaya tatlo lahat, isa, dalawa, tatlo. Yan. Kaya tatlo. Pang-apat yung ilaw natin, kaya lang panghuli natin yun, yung ilaw natin. Unahin muna natin yung accessory ng contact. Ikabit na natin yung wire na ito, tatlo. Isa dito. Isa dito. Eh mga guys, iayos ko lang. Di bali tatlong wire. Yan. Para sa A1 accessory ng contactor natin. Yan, guys. Ngayon ang tapos na tayo sa line 1 sa ating diagram. Pupunta naman na tayo dito sa line 2. Yan. Ayan guys, nilagyan ko na dito sa line 2 natin sa two-phase breaker. Ididiretso natin dito sa timer line 2. Yan, nandun na. Igpitan ko lang. Yan. May line 2 na tayo sa timer. May kasama siyang blue kasi itong blue na ito. Tingnan natin yung blue na yon. Ito yon. Dito sa drawing natin. Yan. Sa drawing natin, ito yung timer natin, line 2. Kasama niya yung blue na ito. Ay papunta sa switch natin, off-on switch. Yan. Kaya dalawa doon kasama niya doon. Yan. Umikot sa switch. Pumunta doon sa common ng timer natin. Ito yung pinaka-common niya mga guys, number. Kung makikita nyo dito sa drawing, yan, may number siyang 1, 2, 3. Ang pinaka-common niya dito sa drawing niya, itong number 3. Dito natin ilagay yung blue. Itong pinaka-dulo ng ito. Yan. Higpitan natin. Yan mga guys. Yan mga guys. Para mas klaro, kasi dito sa drawing natin may switch doon. Pinuutol niya doon bago pumasok doon sa common ng timer natin. Lagyan natin ng switch para makita niyo. Ayan mga guys, kinabit ko na yung switch. Ayan, kasi dito sa drawing natin may switch para mas klaro. Ayan. Nandito na tayo po. Ngayon, pupunta na tayo sa series. Ang susunod natin ay ito. Dito naman tayo. Babagsak dito. Sa terminal natin. Yan. Dito sa drawing natin mga guys, yan, kung makikita nyo dito sa timer natin, bubagsak doon, papunta dito. Ngayon mayroon na siya. Ito, ito na yung nilagyan ko na ng wire. Itong puti gumanon doon, dito bumagsak dito. Ngayon lalagyan natin ng series niya dito. I-connect natin dito, papunta dito sa kabila, dito.
umikot siya doon. Ito, ito yun. Yan. Isa na ito. Pupunta dito sa number... Ito. 95, yan. Ito pala yung 96. Yan mga guys. Lagyan ko na. Tapos isama natin itong maliit na ito. Ayan mga guys, naikabit ko na yung wire na ito na pumunta dito sa number 95. Tapos nagjumper siya dun sa number 98. Tingnan natin sa drawing natin, pang-apat na ito. Yan, pumunta sa number 95. Nagjumper dun sa number 98. Ito yung drawing natin. Yan. Gumanon siya dun. Pumasok dun sa 95. Nagjumper sa 98. Ngayon, ang susunod natin ni Kabita yung susupplyan natin yung ito ng contactor. Ito ng compressor contactor natin ito. Ito. Yan. Galing dito. Ito kasi ang magpapagana ng contactor, magpapapalo. Ito yung pinaka-coil niya. Ito yung line 1, ito yung line 2 niya. Yan guys, nalagyan na natin dito. Galing sa 96, number 96, pumunta dun sa ito. Kasi, itong overload kasi na ito, dito sa 95, 96 na ito, pag may high current siya, mapuputol dito sa pagitan nito. Mabawalan ng supply itong ito natin. Mag-i-stop yung compressor natin. Mag-tri-trip siya. May setting naman siya dito. Yan, pag setting ng amperahe. Kagaya niyan, pag sinetting natin dito sa 24, maximum 24, lumagpas ng current dyan, yung amperahe natin, kung naging 25, 26, 27, pataas, mag-tri-trip siya, mapuputol dito. Itong area na ito. Hihinto yung compressor natin kasi yung setting natin 24, ang amperahe natin ay mas mataas ng 24, kakatop siya. Ang isunod natin na lagyan ng wire ay itong evaporator pan contactor natin, itong ito. Ito siya. Ito sumama dito sa ito, pababa doon. Kaya lang doon, dito siya pumunta sa banda dito. Lagyan natin, may number, lagyan ko ng number mga guys, kasi may number siya dito para hindi kayo malito. 1, 2, 3. Yan guys, na lagyan na natin ng wire itong pan contactor natin, evaporator pan. Yan. Pumunta dito kasama yung cooling natin. Terminal number 1. Pwede rin dito guys, dito sa baba ikabit. Kung gusto nyo doon, walang problema. Kung gusto nyo ilipat dito, pwede rin kasi itong wire na ito, umakyat din doon. Yan. Magkasama lang doon. Yan, iayos natin yung electrical natin. Tapos na yung tablo natin. Kung ito makikita nyo, itong terminal na itong dalawa na ito, ang nakakabit yan, thermostat, ito. Sa loob ng cold room natin, ito yung thermostat natin. Nagko-control ng lamig sa cold room natin, walk-in cold room. Dito siya, dito kinakabit.
itong dalawa na terminal na ito. Tapos yung evaporator pan natin dito sa drawing natin, yan 3-phase yan, dumiretso doon sa contactor doon. Ito naman yun, itong tatlong pula na yan, ito pag 3-phase ang pan motor natin dito, pag 2-phase dito sa kahit ano dyan, dalawang butas na yan. Mamili na lang kayo dyan kung anong gusto nyo. Ngayon, isunod naman natin yung itong ilaw na ito, itong kung paano ang electrical nito para makompleto natin. Itong green, orange, at saka yung pula, trip. Kinabit ko na yung ilaw natin, yung common niya, yung isang side. Yan. Kahit ano dyan, magkabaliktad ko. Sinama ko na dito sa line 1 kasi dito sa drawing natin, dito, yung pinaka common niya ay nandun sa line 1 dito. Kaya ito na yan, green, orange, saka red. Itong green, pag umaandar ang compressor natin, umiilaw ito. Pag patay ang compressor natin, patay din siya. Itong orange naman, ang gamit nito, ang indicator nito ay defrosting. Pag naka-defrost ang compressor natin, umiilaw ito. Tapos pag red naman, pag may problema ang compressor natin, ay iilaw ito pag 3-3. I-connection natin. Yan guys, na lagyan ko na ng connection tong green natin, yung pinaka-line 2 niya. Dito siya pumunta sa normally open ng contactor natin. Ito yung pinakadulo niya. Bakit dito ko kinabit sa normally open? Kasi pag pumalo itong contactor natin ay magkakaroon siya ng contact. Yung kuryente natin na galing doon ay magtuloy-tuloy doon. Yun ang magpapayo na dito. Dito kasi sa normally open ng contactor natin, itong NO na ito. Yan. Pag nakaangat na ganyan, wala siyang contact niyan. Pero pag nakapalo na ganun, magkakaroon ng continuity yung dalawa na yan. Diyan dadaan yung kuryente papasok dun sa ilaw natin na green. Ibig sabihin, pag pumalo kasi ang contactor na ito, magkakaroon ng supply yung compressor natin na hanggang yan, hindi pumalo yung tester natin. Yan, i-bound natin yung contactor natin. Yan, na-ready ko na yung tester natin. Kung makikita nyo sa tester natin, hindi pa pumapalo kasi nakaangat pa lang yung contactor natin. Diinang ko. Ayan, gumalaw yung tester natin. Ayan. Ibig sabihin, pag maandar yung compressor natin, nakapalo ito, nakabaon na ganun. Iilaw yung green natin kasi yung kuryente, yung supply ng kuryente, nakakadaan dito sa normally open na yan. Mag-normally close yan pag nakapalo. Ngayon, punta naman tayo dito sa orange naman, kung saan siya nakakabit. Ito, sa defrosting. Ito pala guys, itong kadugtong nito, dito sa line 2 siya mapupunta. Dito. Line 2 o line 3 pwede. Huwag lang dun sa common natin kasi ang common natin line 1. Dito sa line 2 o line 3 pwede. Yan guys, nalagyan na natin ng wire yung line 2 nung defrosting. Dito naman siya sa timer natin number 2.
Yan guys, meron na tayong defrosting. Dito naman tayo sa red. Itong red naman na ilaw natin, dito natin ikakagat mga guys, dito sa overload natin. 97 yan. Yan mga guys, okay na. Yan guys, okay na yung electrical natin, kompleto na. Ang natitira na lang itong thermostat, yung pan natin, at saka yung ito, pressure control, at saka module natin, 1114 sa compressor. Ito yung condensing unit natin, nakasama yung pressure control doon, at saka yung module natin. Ang module natin, mga guys, meron na dito. May hinanda na ako. Tapos may, yan. Sa susunod na video natin, pagaganahin natin sa part 2 natin. Ang pagaganahin lang natin itong ilaw natin, kung gagana ba itong ginawa natin o hindi. Sa yung ilaw natin na orange sa saka red. Ayan guys, subukan natin supplyan guys kung gagana ba itong ginawa natin o hindi. Ayan guys, nilagyan ko na ng wire natin dito sa supply natin. Ang supply natin ay 3-phase. Ayan. Tapos yung line 1 natin dito, pumunta din sa line 1 ng 2-phase. Tapos yung line 3, dito sa ano na line to ng 2-phase natin. Di bali itong black na ito guys, wala ito kasi dito, ito lang natin ang gagamitin natin, line 1 saka line 3, kasi dito lang tayo kukuha ng supply natin dito sa saksakan. Ito blue red lang yung black, wala kasi wala naman tayong supply na 3-phase dito sa kwarto. Ayan, ilagay ko na. Ayan, may kuryente na yan, testingin natin. Ayan guys, itaas na natin yung breaker natin na 3-phase. Ayan. Yan, tinaas ko na. Tapos itong 2-phase natin, taas ko na rin. Yan. Subukan natin i-switch. Yan guys, subukan kong i-switch. Umiilaw yung green. Yan. Yan. I-off natin yung switch natin. Ayan, namatay yung green. Ayan, umilaw. Ngayon, kunin natin yung kuryente doon sa contactor natin kung may lumabas na kuryente. Subukan natin yung supply ng compressor natin. Ayan mga guys, mayroon. Tingnan nyo yung tester natin. Ayan. Meron siyang nasukat na 220 volts. Sinetting ko sa 250. Ayan. Nasa 230 volts. Guys, tingnan nyo yung contactor natin, nakapalo. Yan. Gumagalaw yung contactor natin. Pag nakabaon na ganyan, yung kuryente natin pumapasok dun sa baba. Yan. Gumalaw yung tester natin.
pag i-off natin, off natin yung tester natin, naka zero. Yung contactor naman natin naka-angat. Ayan. Titikin natin. Yung bumaon, sumabay yung ilaw, yung kuryente nandun. Evaporator pan natin yung contactor natin kung may kuryente. Kung mapapansin nyo, alisin ko ito. Ayan, nakabaon din siya. Patayin ko, i-off ko yung switch. Yan, bumaon. Kasama, kasabay yung ilaw. Dito yun. Dito ko na kunin. Dito. Yan guys. So, pumalo yung tester natin. Ibig sabihin kung may pan motor tayo, under yan. Yan. Pop. Wala. Zero voltage. I-on natin. Meron. Ayan guys, sana nakatulong itong video na sa inyo. Lalong-lalo na yung mga beginners kasi maraming nag-request ulit. Kaya inulit ko ulit. Kasama na yung electrical diagram niya. Tingnan nyo na lang maigi, sundan nyo na lang 100% yun, sigurado gagawin. Ito mga guys ay normal connection lang ito. 3-phase 220 volt ang supply natin. Normal connection. Sa susunod naman ituturo ko yung 380 volts kung paano natin i-apply dito sa tablon natin. Yung 380 volts naman. Ito guys, may dagdag ko lang kasi dito sa baba kasi. Kaya gumana yung contactor natin. Kasi dahil dito, yung thermostat at saka yung pressure control, dito siya nakapesto. Ginamper ko lang muna, pansamantala kasi wala pa naman tayong thermostat saka pressure control. Kaya ginamper ko. Pero pag wala ito, hindi gagana yung contactor natin kasi walang continuity. Kaya kung makikita nyo, ginamper ko lang. Ayan na, mga guys, tingnan nyo. Yan. Makikita nyo. Bunutin ko yung isang linya. Yan. Tanggal. Patay yung ilaw, patay din yung contactor kasi walang continuity. Ibalik ko. Yan. Meron. Then wala. Balik. Meron. Ito nakapesto yung thermostat natin mga guys. Ito, itong linya na ito. Pag nag-automatic siya, pag naputol yung thermostat natin sa loob ng cold room natin o dun sa cabinet natin, mapuputol ito. Magi-stop yung running yung compressor natin kasi mag-automatic siya. Pag tumaas na naman yung temperature, na-under na naman, mag-connect na naman itong dalawang linya na ito, yung thermostat natin, na-under na naman siya. Ganun yung trabaho ng thermostat natin. Sa next video natin, ikabit natin yung pressure control at saka yung thermostat natin. Ayan guys, sana nagustuhan nyo itong video natin. Sa susunod ulit yung part 2 natin. Ang susunod naman natin kailangan mga guys ay yung O-rings. Dito naman yun. Dahil lang itong orange ay indicator ng defrosting. Dito siya. Pag nag-defrost yung
cold room natin, iilaw yung orange dito. Subukan natin ito pa. Pagkapapansin nyo guys, ito. Yan, yung nakabaon na yan. Pag tumapat dun sa araw na yan, yan yung time ng defrosting niya. Iilaw yung orange natin. Ito. Itong nakabaon na ito, apat ang nakabaon. Ibig sabihin yan, yung isang nakabaon na yun, 15 minutes. Eh dahil apat, 1 hour. 1 hour yan ang ibig sabihin. Isang oras yung nakadefrost. Isang oras din umiilaw yung orange natin. After 1 hour, automatic yan. Nag-iikot yan. Ganyan. Yan, ganyan. Tapos ng 1 hour, babalik sa green. Mamamatay yung orange natin. Tapos, automatic yun umiikot na ganyan. Walang pakit. Pag natapat ulit doon, doon sa nakabaon na yun, iilaw na naman ng orange natin. Yan guys, yung defrosting niya. Pag nakailaw ito, yung contactor ng compressor natin ay nakana. Ibig sabihin, hindi umaanda. Yan. Kasi naka-defrost siya. Pag lagpas after 1 hour ulit, iikot yan na ganyan. Pusang umiikot yan. Yan. Lumilaw yung green. Umandar yung compressor natin at saka yung evaporator fan natin. Yan guys. Tapos yung rev naman, yung pag nagka-problema yung compressor natin, iilaw yan dito naman siya. Yan guys, pag nag-trip, iilaw yung rev na yan. Ibig sabihin may problema ang compressor natin. Maaring nag-high ampere o dito nalagpasan niya yung amperahe ng setting natin dito. Kung 24 ang setting natin, maaaring lumagpas yung amperahe sa 24 kasi minsan tumataas, bumababa ang kuryente. Tumataas ang amperahe yan. Kaya nag 3 trip yan automatic para di masira yung compressor natin. Lumalabas yung letter T doon. May letter T na lumalabas. Pag ni-reset naman yan, kung gusto mong i-reset, dito lang. Yan. Mawawala yun. Iilaw yun. Magkoconnect na naman dun. Ganun lang yun guys, yung trabaho, yung ilaw na ito, itong tatlo na ito, green, orange, at saka red. Yan yung indicator.